Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-Arjun TV. So ngayon, vlog natin ay tungkol sa kung paano gumawa ng creative thumbnail using thumbnail app para sa ating mga YouTube video. Siyempre, kailangan po meron tayong lakas na internet access kung wala pa po tayong downloaded na or installed sa ating mga mobile app na thumbnail application. So to download, so, pumunta tayo sa Google Play Store, search thumbnail at the search button. And then, look for thumbnail and then click. Then, install po natin. So, after po natin ma-install, hanapin po natin siya sa ating mobile phone. So, ayan. Okay, ito na kung paano gumawa or paano paggawa ng creative thumbnail using app na thumbnail para sa ating mga YouTube video. Okay, click po natin ang thumbnail. Open po natin siya. Okay, ito po yung interface ng thumbnail app para sa YouTube. Okay, click po natin ang... Okay, may dalawa po siya dyan, yung gallery at mayroong photo. Ano po? So, sa gallery, nandyan na po yung mga photos na naka-built-in or yung mga na-save na nating photos para sa gagamitin nating thumbnail. At yung photo naman na may camera, ayan kung yung gusto nating mag-take ng mga shots na gusto nating maging thumbnail pictures. So, ako, dito sa vlog natin, ginamit ko yung mga reading pictures na para sa ating tutorial video. Ano po? So, ang gagawin natin, since meron na tayong mga nakasave na pictures na gagamitin natin, click natin itong gallery. Yan. So, search po tayo ng save nating picture. Halimbawa, ang gagamitin ko ay itong view ito. Then, click po natin itong arrow. Yan. Nandito na po yung sinave nating picture or pinili nating picture. Nating paliitin, palakihin, pahiga, patayo, or kahit baliktad din natin yan, pwede po, ano po. So, using our hands. So, gamit lamang yung mga kamay, natin, ano po. Then, pagkatapos nyan, pwede tayong pumili ng mga mas igaganta ba dyan, ano po, ng mga designs dito, ng mga naka-built-in na designs dito. Click natin yan, loading. Yun. So, pipili po tayo dito ng mga designs na gusto natin para mas maganda yung ating thumbnail for our YouTube videos. So, sa akin, dito sa tutorial, gagamitin ko ay... Okay, ito. Gamitin natin ito. Ano po? So, ginamit ko to para hindi matabunan yung view sa likod. So, kapag meron na po tayo nyan, pwede na po tayong mag-create ng text. Ano po? So, since ang vlog natin for today is tungkol sa how to create thumbnail, so, yun ang ilalagay natin. Or how to make a creative okay dito pala po sa thumbnail app. Kapag naglagay tayo ng text, limited lamang po yung text sa isang linya. Ano po? So, pag gusto nating magdagdag pa ng isa pang linya ng text, dito lang po tayo sa may plus sign. Ano po? So, for the meantime, magpatuloy natin yung pag-edit natin dito sa how to make a creative. Okay, balik tayo doon. Then, hanap tayo ng
font style. So, maraming pagpipilian na font style po dito. Kaya sigurado ako magugustuhan nyo ang thumbnail app na ito. Ano po? Yan. How to make a creative. Ayan, pwede na yan. Pilitan natin. Yun, how to make a creative. Okay, pwede natin palitin. Pwede natin mas palagihin pa para maging visible sa ating mga viewers. Ito po. So, pwede natin palitan ang kanyang color. Okay, bahala po tayo kung anong color ang gusto nating gamitin para sa ating thumbnail. Ano po? So, para lumitaw yung color na green, so, hanap po tayo dito sa outline. So, sa outline, pwede natin palitawin pa yung outline para mas lumitaw yung color or yung text na ginawa natin or ginamit natin. So, pwede natin palitan ang outline color yan. Okay, pero mas maganda yung color na itim kasi mas lumitaw yung color na green. Ano po? So, yun. Meron na tayong how to make a sunod. Add text ulit tayo. Create. How to make a creative thumbnail. Okay, yan. Pwede natin palitan ang kanyang font style. Yan. Then, color. Yan. Daming pilihan. Gamitin natin ang red at then outline. Palitawin natin ang outline. Gamitin natin ang color white. Para lumitaw yung color na red. Ano po? So, depende po yun sa atin kung paano natin pagagandahin yung thumbnail natin. Yan, meron na tayong how to make a creative thumbnail. Since ang ginagamit natin ay thumbnail app, lalagay natin ay using a thumbnail app. So, change font style muna tayo. Yan. Using a thumbnail app. Yan, palitan natin. Excuse me. Ayan, ganun natin baguhin ang kanyang color. Ayan, ang kanyang outline. So, mas maganda po guys, kung gagamit tayo ng color na mas lit o ano po, para unang tingin pa lang ng viewers natin is ma-hook na sila. Kumbaga, sabi nga natin yung thumbnails. So, meron ding factor sa thumbnail kung clickable ba yung thumbnail mo or hindi. Kasi nakadepende yun sa ginawa mong thumbnail. Ano po? So, dapat maging attractive para sa ating mga viewers. So, palitan natin ang color ng white. At ang kanyang font style. So, mas maganda, mas visible yung text para nababasa ng mga audience natin.
How to make a creative thumbnail using a thumbnail app. So, ang kinaganda dito, madami siyang iba't ibang kulay na pwede natin magpilian. Madami iba-ibang font style na pwede natin pagpilian. Ano po? Yun, meron na tayong how to make a creative thumbnail using a thumbnail app. Then, pwede din tayong mag-add ng iba pang style or yung mga icons. Naglagay tayo ng okay, dito pala guys, maraming mga icons. Mayroong arrow. Yun, may mga kulay at mayroong walang kulay na arrows. Mayroon din para mga message box. Yun. Mayroon din mga letters. May mga design. Yun, madami. Numbers. Yun. Yun. So, lagyan natin ng like button. Ano po? So, para maging likeable ang ating YouTube videos. Wow. Okay, like. So, palitin lang natin ang like. Okay. Then, share. Like po niyo po yung video kung inyong nagustuhan. Share niyo po kung gusto niyo. At huwag niyong kakalimutang mag-subscribe. Ano po? Yan. Hanap tayo dito ng subscribe button. Yun. Like, share, and subscribe. Ano po? So, pwede pa din po tayo magdagdag dyan ng halimbawa, dadagdagan ko ng ito. Mas maging attractive pa siya lalo. Ayun nga po mga RJTV, meron na po tayong like nyo po yung
video kung nagustuhan, share, and don't forget to subscribe. Ano po? So, meron na po tayong thumbnail para sa ating YouTube. How to make a creative thumbnail using a thumbnail app. So, after nyan, click natin yung check. Okay, then, click natin tong para may mga pictures na to. Ano po? Para masave natin yung ating ginawang thumbnail. And so, yung image, save to phone gallery. So, hanapin na natin dyan sa ating phone gallery. Kasi po, wala po siya dito. Hindi po natin siya makikita dyan. So, nandoon po siya sa ating phone gallery. Paano hanapin ang phone gallery? Tingnan natin doon sa files. All files, phone. Then, hanapin natin dito yung thumbnail. Yan. Then, ito na po siya. So, meron na po tayong thumbnail para sa ating YouTube video. So, makikita na po natin siya dito sa pictures. So, yan na po.